Biliran, opisyal na lalawigan ng Biliran, ay isang pulo lalawigan sa Pilipinas na matatagpuan sa rehiyon ng Silangang Visayas. Ang Biliran ay isa sa pinakamaliit at pinakabagong lalawigan sa bansa. Dating sublalawigan ng Leyte, naging malayang lalawigan ito noong 1992. Ang Biliran Island ay matatagpuan sa rehiyon ng Silangang Visayas ng Pilipinas. Noong unang bahagi ng panahon ng mga Kastila, kilala ito bilang Isla de Panamaw. Ang kasalukuyang pangalan na pinaniniwala ang pinagtibay minsan sa pagitan ng huling bahagi ng 1600s at unang bahagi ng 1700s ay nagmula sa isang katutubong damo na tinatawag na Borobiliran na minsan ay lumago ng sagana sa kapatagan ng isla. Isang nagtatalo na teorya ang nagsasaad na ang pangalan ay nagmula sa salitang bilir na tinukoy sa isang lumang diksyonaryo ng Bisaya na kanto o gilid ng bangka, lorera o anumang nakalabas tulad ng mga ugat o ang balahibo na ginawa ng araro. Ang diksyonaryo ay nagbibigay din ng Biliran bilang alternatibong baybay para sa bilir. Ang teoryang ito ay suportado ng katotohanan na ang Biliran ay lugar ng unang malaking sukat ng barko na itinayo noong 1600s. Itinayo ang mga galyan upang suportahan ang kalakalan ng mga galiyan sa pagitan ng Maynila at Acapulco sa Mexico. Ang unang bayan na pinangalan ng Biliran ay itinatag noong 1712. Sa panahong ito, ang isla ay bahagi ng lalawigan ng Cebu. Ang Biliran, kasama ang mga pulo ng Samar at Leyte ay ginawang hiwalay na lalawigan noong 1735. Kalaunan ng hatiin ng Samar at Leyte sa dalawang lalawigan noong 1768, naging bahagi ng Leyte ang Biliran. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, nagkaroon ng sariling puwersang gerilya ang Biliran sa pamumuno ni Coronel Ruperto Cangleon sa Leyte. Ang operasyong gerilya kung saan napakahalagang tulong sa matagumpay na paglapag ng mga puwersang mapagpalaya ng mga Amerikano sa Palo, Leyte, noong 20 ng Oktubre taong 1944 bago ang labanan sa Leyte Gulf. Dumaong sa mga sundalong Pilipino na pinalaya sa Biliran noong 1945, pinalaya ng puwersang Commonwealth ng Pilipinas lumapag sa Biliran kasama ang mga lokal na puwersang gerilya sa pamamagitan ng pagsalakay ng mga tropang Hapones mula sa isla noong labanan sa Biliran. Pagsalakay ng mga Moro noong Mayo taong 1735, nagpetisyon ng mga kinatawan na naninirahan sa Leyte kay Gobernador General Fernando Valdez itama na payagan silang muling manirahan sa Biliran Island. Ayon sa kanila, ito ay inabandona sa nakalipas na 50 taon at kasalukuyang tinitirhan ng mga Bagamundo, mga Palaboy, dahil sa madalas na pagsalakay ng mga Moro. Noong 26 ng Mayo taong 1754, binasak ng mga Moro ang mga pueblo ng Biliran sa Leyte at Catbalogan sa Samar. Nabatid na si Panamaw ay na-raised sa lupa at tanging ang Gobernador Silo ng Biliran Pueblo lamang ang nakatakas sa pagkahuli ng mga raiders. Ang mga pamayanan ng Biliran, kay Byron, Mapuyo at Paripipi ay winasak din ng mga Moro. Isinagawa ng mga Moro ang kanilang pagsalakay sa pamamagitan ng pagmamarka sa loob ng lupain sa kahabaan ng ilog sa lalawigan na nagngangalang Anes sa layong 1.5 leguas. Dahil natabunan ng bahagi ng loob sa paligid ng isang bundok, nagawa nilang mahuli ang mga naninirahan, maliban sa Gobernador Silo na nakatakas. Ang mga bahay at ari-arian ng mga katutubo ay nasunog o nawasak. Ganoon din ang naging kapalaran ng gusali ng simbahan at ang mga mahahalagang gamit nito ay inalis ng mga raider. Nang manutilize ang mga Moro raiders noong unang bahagi ng 19th na siglo, ang mga lokal na naninirahan ay nagtungo sa negosyo ng pag-oorganisa ng mga bagong pueblo, kilala rin bilang bayan, sa kasalukuyang geografiya ng lalawigan ng Biliran. Ayon sa pinakahuling bilang ng senso noong 2020, ang populasyon ng Biliran Island ay 179,312. Ito ay tumutukoy sa isang positibong rate ng paglago ng 0.93% mula sa nakaraang populasyon ng 171,612 sa 2015. Ang Biliran Island ay may kabuuang sukat ng lupa na 536.01 km², 206.95 milya². Ito ang pang-apat na pinakamaliit na lalawigan sa Pilipinas. Ang isla ay nasa hilagang baybayin ng Leyte Island sa tapat ng Biliran Strait. Sa timog silangan ay ang Carigara Bay, sa hilagang silangan ay ang Dagat Samar, at sa tapat ng dagat na ito ay ang Samar. Ang Biliran Island ay nahahati sa 8 munisipalidad. Ang lahat ng mga munisipalidad ay matatagpuan sa Biliran Island, maliban sa Maripipi, na isang munisipalidad ng isla na matatagpuan sa hilagang kanluran. Ang mga sumusunod ay ang 8 munisipalidad sa Biliran Island. Almeria, Biliran, Kabukgayan, Caibiran, Kulaba, Kawayan, Maripipi, Naval. Narito ang populasyon ng bawat munisipalidad sa Biliran Island ayon sa pinakahuling census noong 2020.
Almeria, 17,754. Biliran, 17,662. Kabukgayan, 21,542. Kaibiran, 24,167. Kulaba, 12,772. Kawayan, 20,455. Maripipi, 6,373. Naval, 58,187. Ang Biliran Island ay isang magandang destinasyon na may maraming mga kaakit-akit na mga spot ng turista. Narito ang ilan sa mga pinakasikat. Kenyawa Cold Spring, isang natural na bukal na napapaligiran ng mayabong na langian at matatayog na puno. Ang tubig ay kristal na malino at perpekto para sa paglamoy. Mayroon ding mga picnic table at cottage na magagamit para sa upa. Dalutan Island, isang napakaliit na isla na sakop ng nyog at palma puno na kung saan ay nagbibigay ng lilim mula sa naginingas na araw. Ang isla ay napapaligiran ng kristal na malinaw na tubig at tahanan ng iba't ibang mga marine life. Ang isla ay perpekto para sa paglangoy, snorkeling, at diving. Maripipi Island, ang magagandang katangian ng isla ay ang matayog na bundok nito na nakasuot ng mayabong na halaman at nakapalibot sa mga puting buhangin na may kristal na malinaw na tubig. Kabilang sa mga sikat na beach sa isla ay ang Candle Beach. Kamakailan lamang ay umusbong ang turismo nito na nag-aambag sa kita ng mga mamamayan. Maraming pwedeng gawin sa isla, swimming, snorkeling, trekking, camping, fishing at marami pang iba. Tuklasin ang natural na kagandahan ng isla at bisitahin ang kalapit na Sambawan Island nito. Higatangan Island, pangunahing tampok nito ang 200 metrong haba ng puting sandbar na mukhang higanteng ahas na halos buwan-buwan ay lumilipat ng hugis na sumusunod sa alo ng dagat. Mayroong maraming puting buhangin beach sa isla na may turquesa tubig luring bawat bisita para sa isang lumangoy. Malapit sa mga baybayin ay mayaman sa corals at marine biodiversity na ginagawang napakahindi mapigil ang snorkeling. Maaari ring obserbahan ang mga rock formations at mayabong na puno ng nyog sa isla. Sambawan Island, isang grupo ng mga nag-uugnay na mabatong islets na natatakpan ng mga damo at mga puno na pawang napapaligiran ng purong white sand beach. Ang hugis kurba nitong white sand beaches na may crystal clear na tubig ay tiyak na paraiso sa lahat ng mga mahilig sa beach. Ang viewing deck o isang watchtower sa tuktok ng isang burol ay nagbibigay ng isang kahangahangang panoramic view ng buong isla at ang malawak na dagat. Sambawan Island ay isang marine sanctuary na kung saan ang isa ay maaaring makahanap ng maraming corals at marine buhay na ginagawang isa sa mga popular na dive site sa Biliran.